Magandang araw sa ating mga kapag-YouTuber, kapag-lector. Sa aking mga taga-subaybay, thank you so much. Bago ang lahat, kung bago kayo sa aking channel, please subscribe my channel and like and share. And don't forget to hit the bell para po lagi kayong updated sa aking mga video. Shoutout po kay Dolpo Pedrosa, kay Ernie Gales, kay Rosandi Atad, from Cagayan de Oro City, Mindanao, kay Judy De Lima, kay Madam Janice, at kay Dangle Vlogs. Shoutout po sa inyo lahat at doon sa ating mga kapwa collector, kay Numismati Sam, kay Money Collector o Sean Lemon, kay Coins TV, kay Sir Greg Ahero, kay OFW Coin Collector, kay Saudi Boy TV, kay Collection Picks, Collector Picks, I mean, kay Coin Junkie. Thank you so much sa inyo, sa inyong mga suporta. Dako na po tayo sa ating pagbablog, sa ating ano. Itong ating 1984. Makita nyo 1984. Ito ay 1984 na 25 centavos, isang paru-paro. At ito naman, ang nakalagay sa harap ay si Juan Luna. Ang 1994 natin ay si Juan Luna din. At ganoon din sa likod. Kaya lang, small type po siya. Ganoon din pong ating, itong ating 1990. Si Juan Luna din. At 25 centimos din. Centimo ang kanyang nakalagay. Ito pong ating coin na 1984. Ang type ng kanyang coin ay standard circulation coin, year 1983 to 1990. So, nagtapos po sila ng 1990 dito. 1983 to 1990, value po niya is 25 centavos, sentimo o 25 sentimo. Ang kanyang currency ay piso, ang composition po niya ay brass, ang weight po niya ay 3.9 gram, ang diameter niya is 21 millimeter, at ang kanyang thickness ay 1.8 millimeter, at ang kanyang shape ay round, at ang kanyang orientation ay medal alignment. Demonetized po siya noong January 2, 1998. Ang kanyang references ay KM241.1, iskon number 82. Ang obverse po niya ay si Juan Luna, Republika ng Pilipinas, 1984. Ang reverse po niya, a butterfly o Grapium endiudis o endemic to the Philippines, mimics a toxic butterfly named India leucone as a protection against predators, and the value above, scientific name below. Dako na po tayo sa ating update price nitong ating 25 o 25 centimos. Itong ating 25 centimos, nagsimula po itong malaki, nagsimula po ito ng 1983 to 1990. So yan ang tapos niya. Tapos, pagdating ng 1994, meron po silang ginawang maliit na version. Itong maliit na version na ito. Ang ating 1994, ito. Maliit lang po siya. Maliit lang po itong 1994 na ginawa nila para sa 25. Tingnan mo, oh. Yan lang po siya kaliit. Ayan. Yan po. Ganyan lang po siya kaliit ang ating 1994. So, compare natin siya. Yan po siya. Ganyan lang po siya kaliit. Ang update price po nito ng ating ano, ang ating 1994, kung kapag ito'y uncirculated itong ating 1994, kahalaga po siya ng $4 ang ating 1994 kapag uncirculated po ang inyong 1994, yung small edition. Pagdating naman doon sa ating 1984, nagsisimula po siya sa 0.10 cents to $1.15 cents US dollar. Yan po ang halaga ng ating 1984 na medyo big size. Pag i-compare mo siya, napakalaki ng differences niya. Maliit lang po siya. Ayan, oh, maliit lang po talaga siya. Ngayon, kung uncirculated itong 1994, mataas ang value po nito. So, lumalabas 200 ang siya kasi
Ayan po naman ang kanyang itsura pagdating sa likod. Ayan po. Ano lang po talaga yan, maliit lang siya. So maliit lang po ang ating ano na yan, yung 1994. Ginawa nila ng 1984 to 1983 to 1994 ganyang kalaki. Tapos nung pagdating ng 1994, yan na po kalaki ang ginawa. Mas maliit po dyan. Pero may price na po siya dahil sa sobrang liit po nito. Kakahalaga na po siya ng $4 sa international price. Dapat uncirculated yung inyong coin. Kaya nagkakalaga siya. Binabibili po siya ng $4 pag uncirculated po ang inyong coin. Pero dito sa 1984 na yung malaki, nagsisimula lang po siya sa 0.10 cents to $1 to 15 cents. So, yan lang po guys. At salamat po doon sa mga nag-subscribe at nanood sa aking video. Thank you so much. God bless po sa ating lahat. At ingat-ingat po tayo. Salamat po at bye-bye.